Hi, Divina. Kumusta ka na? Okay naman ako, bestie. Bakit parang malungkot ka? Ay, oo nga pala. Ngayon darating si Lily at si Kael. Oo at nga, no? Nandiyan na sila. Hello! Grabe, na-miss namin ba? Grabe, kami din. Na-miss namin kayo. Di ba, Divina? Oo, na-miss namin kayo. Okay ka lang ba? Nandito na si Lily at Kael. Kasama din natin mamaya ang teacher natin. Anong iniisip mo? Kasi... Hi, Lily! Hi, Kael! Hi, Bestie and Divina! Hi, Ate Danica! Kamusta? Oh, Divina, bakit parang malungkot ka? May problema ba? Kasi po, nahihiya ako. Hindi ko alam kung paano makipag-usap sa iba para i-share ang God's Word. Tama! May pinapagawa sa atin si Jack! Next Saturday, dapat makipag-invite tayo ng isang o dalawang bagong kaibigan natin para sa ating Kids Bible School, di ba? Pero, hindi ko po alam kung anong sasabihin ko. Alam ko na. Gusto niyo bang makarinig ng isang kwento? Wow! Opo! Opo! Ako yan! Go! Sige, kung handa na kayo, pakita ninyo at ako'y magsisimula na. Isang araw, si Jesus ay umalis sa Judea at bumalik sa Galilea. Ngunit, kailangan nilang dumaan sa Samaria. Dumating siya sa isang bayan na kung tawagin ay Sikar. Ano ulit yung bayan? Sikar! Sino yun? Isa yung bayan, isa yung lugar. Sa bukid na ito, matatagpuan ang balon ni Jacob. Dahil sa malayong paglalakad ni Jesus, si Jesus ay napagod kaya siya ay nagpahinga at naupo muna sa tabi ng balon. Habang siya ay nagpapahinga, may isang Samaritanang dumating upang umigib ng tubig. Ang sabi ni Jesus, "Maaari mo ba akong bigyan ng tubig?" Nung oras na iyon, wala ang mga alagad ni Jesus dahil umilis sila ng pagkain sa bayan. Sumagot ang babae, "Isa kang Hudyo at isa kong Samaritana. Bakit mo ako kinakausap?" "Bakit niya po sinabing isa siyang Hudyo at Samaritana ako?" "Kasi nung panahong iyon, hindi nakikisama ang mga Hudyo sa mga taga-Samaria. Para kasi sa mga Hudyo, ang mga Samaria ay mga lahi ng masasama. Pero si Jesus, kahit bawal sa kanya na isang Hudyo ang makipag-usap sa isang taga-Samaria, kinausap pa rin niya ito. Ang sabi ni Jesus, kung alam mo lang ang ibigay ng Diyos at kung sino ang humihingi sa iyo ng tubig, ikaw pa mismo ang magbibigay at ikaw mismo ang hihingi sa kanya. At bibigyan kanya ng tubig na nagbibigay buhay." Ang sagot ng babaeng Samaritana, "Napakalalim ng balong ito. Wala naman kayong dalang timba. Saan po kayo kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Binigay ng mga ninuno namin si Jacob ito. Mas dakila ka pa ba kaysa kay Jacob?" Sabi ng babaeng Samaritana. Ang sagot ni Jesus, alam niyo ba? Ano po? "Mauuhaw pa rin ang mga umiinom ng tubig na ito. Pero hindi mauuhaw ang mga iinom ng tubig na ibibigay ko." Parang bukal yon ng nagbibigay ng tubig tungo sa buhay na walang hanggan. Nagpatuloy sa ang kanilang pag-uusap hanggang malaman ng babae ang tungkol sa kanyang kasalanan. Nagpakilala si Jesus na isang Mesiyas na inaasahan ng babae. Ang Mesiyas ay tagapagligtas. Mula sa bayan, dumating ang mga alagad ni Jesus. Iniwan naman ng babae ang kanyang lalagyanan ng tubig at dali-daling pumunta sa bayan at sinabi sa mga tao, "Tara, tignan ninyo ang nakausap ko. Sinabi niya sa akin ang lahat ng ginawa ko. Siya kaya ang Kristo?" Sabi ng babae. Dahil sa sinabi ng babae, lumabas ang mga tao sa bayan at pumunta kay Kristo.
gusto ni Kristo na maligtas ang babae sa Maritana, gayon din ang babae. Kaya naman, ipinamalita niya si Jesus sa mga kababayan niya, inakay niya ang mga tao sa papunta kay Jesus at sinabi niya ang kaniyang napag-usapan. Gaya ng babaeng Samaritana, maaari ding maakay ang mga tao sa paligid ninyo. Paano po, Ate Danica? Sige, sagutin ninyo ang mga itatanong ko, okay? Okay. Kilala niyo ba ang Diyos? Apo, siya ang may likha sa ating lahat. Kayo mga bata, kilala niyo ba ang Diyos? Pangalawa, mahal niyo ba si Jesus? Mahal na mahal po namin siya. Kasi iniibig niya din kami. At tinuring din niya kaming mga kaibigan. Gaya ng pagkakaibigan nila ni Lazaro, Maria, at Martha. Tama! Ang gagaling! Handa ba kayong sumunod sa mga inuutos niya? Opo! Handa po kaming sumunod! Kayo mga bata, handa ba kayong sumunod? Magaling! Kung ganon, ang isa sa mga utos ni Jesus ay ibahagi ang kanyang magandang balita sa buong sanlibutan. Maaari ninyong simulan ang sa mga kaibigan ninyo, sa mga kaklase ninyo. Ikwento ninyo ang Diyos ang lumikha sa atin. Iniibig ni Jesus at itinuring din niya tayong kaibigan. Kaya dapat lang natin siyang sundin. Huwag tayong matakot o mag-alala dahil sasamahan tayo ni Jesus sa lahat ng oras. Tama ba ako? Tama po. Naku, mukhang inaantok na ata sila. Hindi po. Okay. Kaya niyo bang ibahagi sa ibang tao at sa ibang bata ang mabuting gawa at magagandang balita ni Jesus? Yes! Opo, Ate Danica! Handang-handa na po kami. Hindi din ako matatakot. Dahil alam kong kasama ko ang Diyos. Siya ang nagbibigay sa akin ng lakas at talino. Ha? Ready na kami, Ate Danica! Kayo mga bata, handa na din ba kayong ibahagi ang salita ng Diyos? At sabihin sa kanila na iniibig tayo ni Jesus? Kung handa na kayo, tara!